ka sa matagumpay na pag-aaral ng mga anak ni Maricol, O Diyos, magkaroon ng pero sa gabi. Pumitawad Diyos ay malang kapatawid Diyos sa amin sa nakalipas na araw-araw na pinahalip at pipiwala na pagkailin na kami palalakasin. Easy ka rin spiritually upang maging fitted, maging available sa lahat ng araw. Nangamin gagawin yung pag-aaral ng mga salita o Diyos. Pagkatapos mo namin ang kurso na ito ng Bachelor of Theology ayon sa inyong magandang kalooban, kaya po ikaw Diyos muli sa amin magsisimula ang paribagong pag-aaral na ito ng Theological Studies sa amin o Diyos ay napakalagang malang na namin o Diyos ang pagdadyos ko pagkakabuhin. Kasi Panginoon sa ito ay aming naangkin ang patnubay at gabay at kaaliwan at inspirasyon ng banal na Espiritu upang magkakasangin ang malalim na Panginoon. Mula sa ito na salita at salamat sa matagumpay kuli na pag-aaral natin sa muli ng Diyos. Summary yan ng lahat ng mga pananaw tungkol sa doctrine of God, Christ, and Holy Spirit. Yan yung mauunawaan ang mga maayos na mga pananaw, no? Tungkol sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? Isabihin, ito three persons in one God na kung saan ay alam natin na kailangan maunawaan. Pero sa aking lecture sa inyo, ito naman, ito, pang master, ito, no? Ito yung galing sa anong theology proper. No? So, ibig sabihin, ito magbibigay sa inyo ng malalim na kaunawaan. No? Kaya ito ang dapat natin, alam nyo, bakit ito ay hindi nyo naunawaan, ano yung theology, what it means to know God, no? At para maunawaan ninyo rin itong mga ano dito, no? Okay, mamaya ay nilecture lang po muna kayo para kasi sa aking mga ano, sa aking mga lecture ay siyempre pang ano no? Hindi ko pa talaga nilalam na sa notebook ko lang ito right now. At ano, no? Okay, para mas lalo ninyong maunawaan, no? Ano, ang pag-aaral ng theology, alam niyo naman, no, sa original language, hindi lang ito ay God, may yung theology, yung theos, no, hindi lang God, kundi revealed God. No? Sa original language of the Bible, yung salitang theos ay hindi lang God, kundi revealed God. Okay, so revealed God. Mayroon tayo isang video. Yung coating, kahit mayroon naman tayong coating na yan. Okay, so yung salitang Deus, no? Ayan, okay, yan. E-H-O-S, no? So, alam ka natin tayo, pinahal natin. But, no? Pero hindi ko nalaman ang talaga po yung original na meaning ay revealed. Who is God's perfect revelation to mankind? Kaya, ito ang maraming hindi nakaunawan. Okay, kaya sa pag-aaral ng theology, meron dalawang, ano, ito ha, tingnan. At lang, the knowability of God. No? Knowability. Kaya ito ang pag-aaral, what it means to know God. Pero bago natin na dyan, meron dalawang napakahalagang pag-aaral sa theology na dapat natin maunawaan. Eh, yung una, itong
incomprehend nothing, no? Tapos yung incomprehensive, hindi ito full understanding. Hindi pwedeng tubos na maunawaan natin ang Diyos. No? O kaya, ang nandiyan, no? So, incomprehensive divinity. Okay, so ibig sabihin, kaya sa pag-aaral na incomprehensibility, ibig sabihin, not fully full understanding. Walang pwedeng makaunawa ng lubos sa Diyos. Pero, incomprehensible but knowable. Kaya, yung susunod na yung knowability. So, incomprehensibility of God. At ang susunod yan, no, ay yung knowability. Incomprehensive, no? Incomprehensible, but knowable. No? Diba? Ibig sabihin, pero kailangan malalo what it means to know God. Okay, now, in Hebrews chapter 1, verses 1, 2, and 3. No? Okay, listen very carefully sa tatlong talata na ito para talagang maunawaan talaga natin. No? Okay, ano sabi? Okay, say, maraming ginaniwala si Pablo ang may author ng Hebrews, no? Kasi naging classical Greek yung ano ni Pablo dyan, no? Okay, now, sa verse 1, sinabi yan, God, no? Who at sundry times and in diverse manner, no? Spake, no? O spoke, no? Sa mga fathers unto the fathers by the prophets. Diba? Ito naman talaga yung una. Pero, verse 2, in the last days, no? Spoken through his son. No? So, in verse 2, habi in the last days nga, nangusap na siya sa pamagitan ng kanyang anak. Sino itong anak na binabagit ito? Si Jesus, no? At, in verse 3, sino itong spoken through his son na binabanggit? No? Ano sabi? Being, no? The brightness of his glory and the express image of his person. So, ibig sabihin, itong binabanggit sa verse ko na son, no? Spoken to us through his son. No? So, ibig sabihin, ito yung verse 2. Noon, verse 1, God, no, spoke through unto his fathers, no? Unto the fathers by his prophets. Di ba? So, in verse 1 yun. Then in verse 2, in the last days, he spoke to us through his son. At in verse 3, inilarawan kung sino itong son na ito. No? Ang sabi, okay, the brightness of his glory. So, itong sana ito, ito yung God's brightness of glory. No? God's, ito, the brightness of his glory, ang kanyang anak. No? Eh, nato pa, ito pa maganda na, no? The express image of his person. Ha? So, yan yung sa verse 3. So, kaya kung aamin ninyo, no? In the last days, he has spoken through his son na itong sala ito ay the brightness of God's glory and the express image of his person. Kaya talaga, Deus, God, revealed God. Paano nag-reveal ang Diyos? Okay, now, bibigay ko sa inyo ang anim na revelation. Kaya ito yung tinatawag natin
humanity and divinity of Christ. Para maintindihan niyo ito, kaya sabi nga sa inyo, sa araw-araw lang tayo nag-story niyo, pero anong naintindihan sa inyong panloob na taan niyo? Ang galing-galing niyo na huwag ito, didigay niyo, pero hindi niyo naman sa kalagang personal na pagkakilala din niyo sa Diyos, yun ang napakahalaga. Kaya listen very carefully, ito niyo ha, sa Matthew chapter 17, nabasa niyo ba yung transfiguration? No? Na si sa Peter, James, and John, no? Naman ng Panginoong Jesus sa mountain. At from there, kaya yung transfiguration means a vision, no? Ano yung vision na nakita nila? No? At nung nakita nila yung vision na yun, nagsalita nila, verse 5, ano ang sabi? Sabihin, ang unang revelation, no? Okay, ha? Kaya parang naibigay itong reading dahil kasi ako'y pagkatuturo ako. So, yung original langit, ayaw ko yung galing kay ganito, galing kay ganyan. Uy, sabi ni Reverend ganito, sabi ni Doctor ganito, sabi ni ganyan ganyan. Hindi, 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 kaya ganito. Sabi na po yung ito, dito. The revelation, no? Of, yan, humanity and divinity of Christ. Kaya nga alam ninyo, yung mga pastor gusto yung mapahal, doctor of theology. Kaya hindi nyo alam, ito dapat. Christ, Jesus Christ, the central figure of the Bible. Mula Genesis hanggang Revelation, sino si Jesus? Kilala nyo ba si Jesus? Kaya nga mga pastor, pastor, sa Nehemiah, sino si Jesus? Sabi ba, di ba sabi, si Jesus ay talagang, no? Pinuportray lahat ng aklat ng Biblia, pinuportray ko sino si Jesus. Di ba? Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, kung hindi mo kilala talaga yung the brightness of His glory and the express image of His person, sino ang kinabagay ito? God! God, who at sundry times and in diverse manner is made unto the fathers by His prophets. Di ba? Pero, nangungusta lang, Abraham, Moses, Abraham, lang, di ba? Pero in the last days, di ba? He had spoken through His Son. At itong Son na ito is His brightness of glory and the express image of His person. Kaya yung Diyos naging tao na. Kaya yung Diyos naging the revelation of humanity and divinity of Christ. Okay, para maintindihan nyo, no, maunawaan nyo at maniwala. Maniwala kayo at magugulat kayo sa revelation na ito. Sino-sino mga nag-reveal? No, siyempre, una nga, ang Father. O, oh, yan, ito na yung okay, sa Matthew 17:5. Ano sabi? Nang makita itong vision na ito, the transfiguration na ito, so yung transfiguration, the revelation of humanity and divinity of Christ. Nang ibig sabihin ito, the humanity and divinity. No? Jesus is true man and true God. Pero, kailangan malaman natin, no? Kung sino-sino nag-reveal niya. No? Sino-sino nag-reveal? Sino-sino nagpahayag niya? Ayun ang sinasabi ko sa inyong pag-aaral kayo ng theology. Hindi mo natin lubos na naunawaan ng Diyos. Mga kaya, bibigyan ko siyong dahilan, kaya hindi natin lubos na maunawaan. Pero, incomprehensible, but knowable.